Mga mamamayan ng Sweden at Finland nais nang sumali sa NATO alliance kasunod ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine, habang ang Russia ay may babala sa Sweden at Finland. US pinospone ang nuclear capable intercontinental ballistic missile test launch. Bakit importante ito? Sa gulo na nangyayari sa Ukraine, ang mga bagay na ito ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga karunungan na ating pagsasaluhan. Dahil sa nangyayaring gera ngayon sa Ukraine, mga kalakbay, ang Sweden ay kinukonsider na ang pagsali sa NATO alliance. Sa poll na ginawa sa kanilang bansa, ang resulta ay majority ng mga Swedes ay pabor na sumali ang Sweden sa NATO. Ang resulta ng poll, mga kalakbay, ay aabot sa 51% ng mga Swedes ay pabor sa pagsali ng kanilang bansa sa NATO mula sa dating 42% lang noong January. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang mga taga-Sweden ay nag-iba ang pananaw mula sa dating neutrality. Ang Sweden ay hindi naging parte man ng isang digmaan mula 1814 pa. Ang kanilang foreign policy, mga kalakbay, ay nakatuon sa hindi pagsali sa anumang military alliance. Walang naging aksyon sa bakbakan ng kanilang bansa sa mga nagdaang gera kagaya ng Cold War at World War II. Kahit pa na gusto ng mga Swedes na sumali sa NATO, tanging ang kanilang mga opisyal pa rin ang may kapangyarihan para gawin ito. Para sa kanilang defense minister, ang pagsali sa NATO ay hindi madaling desisyon. Paniguradong ang mga left parties ay tututol din sa mga Swedes na nais sumali sa NATO. Kaya't mahabang debate pa yan, mga kalakbay. Ang Finland din, mga kalakbay, ay nais nang sumali sa NATO alliance ayon sa report. Ito ay posible ring pagbabago sa kanilang foreign policy mula sa pagiging neutral. Wala pang alliance ang Finland sa ngayon, mga kalakbay, pagdating sa militar. Sa ginawang poll sa kanilang bansa ay aabot sa 53% ng mga Finns ang pabor na sumali sa NATO. Ginawa ang pagboboto, mga kalakbay, pagkatapos sumalakay ang Russia sa Ukraine. Ito ay malaking pagbabago mula noong 2017 na 19% lang ang pabor na sumali ang Finland sa NATO alliance. Pero kagaya ng Sweden, mga kalakbay, ay kailangan pa ng mga pag-uusap ukol sa pagsali nila sa isang military alliance at ilang mga debate pa ang kailangan bago pa makadesisyon ang kanilang gobyerno. Nagpahayag naman ang NATO, mga kalakbay, na handa silang tanggapin ang Finland at Sweden nang mabilisan kung gusto nilang sumali sa alyansa. Habang ang Russia naman ay nagbabala sa Finland at Sweden na magriresulta ito sa isang serious military and political consequences. Kung kayo ang tatanungin, mga kalakbay, pabor ba kayong sumali ang Sweden at Finland sa NATO alliance? At isingit na rin natin ang isa pang alliance ng US na Quad, dahil maaaring sumali ang Pilipinas dito. Papayag ba kayong maging isa ang bansa sa Quad Alliance? I-comment lang ang inyong sagot. Sa kabilang ulat naman, mga kalakbay, ang US military ay pinospone ang schedule ng test launch ng kanilang nuclear capable Minuteman III intercontinental ballistic missiles upang huminahon ang Russia, lalo't nag-order na si Putin na ilagay sa high alert ang nuclear forces nito. Ito ay paraan ng Amerika, ayon sa report, para maging mahinahon at maiwasan ang miscalculations sa pagitan nila ng Russia. Importanteng hakbang ito ng US, mga kalakbay, dahil sa maaaring mapagkamalan ng Russia na isang nuclear strike o missile strike patungo sa kanila ang gagawin ng Amerika pag once na launch na ang naturang intercontinental ballistic missiles, lalo't ang nuclear forces ng Russia sa Pacific ay naka-heightened alert at nagmo-monitor din yan ng mga posibleng nuclear strike mula sa NATO countries.
kung ang US ay may mga early warning system para sa posibleng nuclear strike mula sa mga kalaban nila, ganun din ang Russia. Maayos itong hakbang upang maiwasan ang miscalculation sa parehong panig na baka ay humantong sa isang full-blown nuclear war.